Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito. Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Miyerkules, April 10, 2024. Hahanguin natin ang ating mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang kabanata ay 3, mga talatang 16 hanggang 21. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon po o pagsasadiwa ay hahanguin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga ay, ang tao pwedeng magbigay na hindi nagmamahal. So ang isang tao, kapag umiibig at nagmamahal, kaakibat nito, kasama ng kanyang pagmamahal, ay ang pagbibigay. Ang pagkakaloob, ang paghahandog. At ito'y pinatunayan ng ating Diyos na may likha ng langit at lupa na nagbigay at nagpahiram ng ating buhay. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan ng kanyang anak, maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan dahil sa pagkakasala ng unang tao na ating pong minana. Kaya ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan upang tayo hindi tuluyang masakdal, mapahamak ng walang hanggan. Batid na marahil ng lahat ng kapanalig ang talatang ito. Totoo yun eh, very common na ito eh. Popular na nga ito eh, kahit saan, medyo kabisado pa nga ito, kahit sa iba't ibang lingwahe na i-memorize na ito, sapagkat itong John 3:16, ito ang puso ng buong Biblia, sapagkat dito makikita ang pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, inaanyayahan tayong huwag kalilimutan ang masidhi o matinding halaga ng pangungusap na ito. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa isang lugar na kahit sinong magulang, ama o ina, tapatin mo ang iyong sarili. Kaya ng sino mang magulang ang isugal ang buhay ng kanyang anak, lalo na't bugtong na anak, pakundangan sa ibang tao na hindi lang niya kilala ng buong buo, kundi batid pa niyang hindi nakatitiyak na magpapahalaga sa tila kabaliw-baliwan na gawaing iyon. Kung titingnan lang sa pangtaong pananaw, tulad ng kaligtasang iaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng pagdadanak ng kamahal-mahalang dugo ng bugtong na anak na si Jesus, marahil ang sagot ay hindi. O nga naman, sinong ama, ina o magulang ang magbubuwis ng buhay para sa isang taong hindi niya kilala, lalo't hindi naman niya kadugo o kamag-anak, lalo pat ang mga taong ito ay gumagawa ng masama? Iaalay niya ba, ibubuwis ba niya ang buhay ng kanyang anak para sa ibang tao? Napakahirap gawin yun. Malibang ang kanyang puso ay may katulad ng puso ng Diyos, 100%. Sino ang nakagawa ng pagbubuwis ng buhay ng kanyang anak para sa ikaliligtas ng taong punong-puno ng kasalanan? Eh, ang Diyos lamang. Kaya tama ang banggit eh. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Bagamat batid natin ang sagot ng Diyos Amay, oo. Siya makasasagot ng oo sapagkat ginawa niya.
nalampasan pa ayon sa mahiwagang pangkalahatang panukala ng Diyos ang ipinagawa niya kay Abraham ukol kay Isaac na hindi naman niya niloob na ituloy talaga. Eh, di ba hiningi nga ng Diyos si Isaac na ihandog ni Abraham para sa kanya? Nung nakita ng Diyos na buong pusong iaalay niya ang kanyang anak, hindi naman itinuloy ng Diyos eh. Napatunayan lang doon, sinukat lang kung hanggang saan ang pagsunod ni Abraham sa ating Panginoon. Kaya nga siya'y pinagpala eh. Kaya siya'y ginantimpalaan. Kaya siya'y ginawa na ama ng lahat ng bansa na ang kanyang lahi magiging kasing rami ng bituin sa langit at kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Kaya nga dapat makita sa atin yung ganoong katangian. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon ang palagi ko lamang sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.